May cellphone ka ba? Tanong ni Flora pagkalipas ng ilang sandali. Tumango naman ang kanyang asawa at nilabas ang cellphone mula sa bulsa. Mabuti. Kukunin ko ang number mo at tatawag ako sa'yo mamaya kung kailangan kita at kung saan ako nakatira. Sa ngayon ay kailangan kong umalis agad dahil may kailangan pa akong asikasuhin. Binigay ni Flora ang numero nito at kinuha niya rin ang numero nito. Ang ID nito sa contact niya ay my husband para hindi siya magtaka o makalimot. Kung gano'n ay hintayin mo na lang ang tawag ko at kailangan ko na umalis. May pera ka ba para pamasahe? Hindi na kasi kita mahahatid pabalik ka. Wait. Kumuha siya ng cash mula sa kanyang bag at hindi niya na binilang kung magkano iyon. Basta nalaman niyang nilagay iyon sa kamay nito. I have to go now. Wala naman itong sinabi at bahagya na lang tumango. Habang nasa sasakyan ay binuklot ulit ni Flora ang hawak niyang marriage contract at hinanap ang pangalan ng asawa niya. Midnight Storm Mancini. Ilang sandali pa ay napaisip si Flora. Pagkabasa niya sa pangalan ng kanyang asawa, bakit parang narinig niya ang pangalan na yon? Pilit niyang hinalughog ang kanyang isipan kung saan niya ba narinig ang pangalan yon. Hanggang sa maalala niya kung kailan at saan. Binanggit iyon sa kanya ng kanyang ama noon. Bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sabi nila, bago ka rong manalo ng jackpot prize sa loto, ay kailangan mo munang tumaya o sumugal. Ngunit, ganun pa din ba pagdating sa pag-ibig? Kailangan din ba na makita muna natin sila sa personal bago natin masasabi na mahal na natin sila? Kailangan ba na sumugal muna tayo sa pag-ibig bago natin ma-hit ang jackpot prize? Ma'am, nakuha po ulit ang picture na to sa isang 5-star hotel. Kasama na naman po ang iyong fiancé at half-sister ninyo. Marami pa pong ibang picture ang kuha sa kanilang dalawa. Pero ang picture na ito ang higit na mas magpapatunay na may namamagitan nga po sa dalawa habang engaged pa po kayo ni Mr. Esquivel. It's now my ex-fiancé, Lyda. Remember, I already canceled my engagement with that asshole. Pagtatama ni Flora sa sekretarya niyang si Lyda. Yes, ma'am. I'm sorry. Sagot naman ito. Tiningnan ni Flora ang picture tsaka napailing at mahinang natawa. Picture nga iyon ng kanyang ex-fiancé na si Arthur Esquivel at ang hilaw na kapatid niya na si Georgia Velasquez. Kulang na lang ay magpalitan ng mukha ng dalawa. Ang kapal talaga ng mukha ng dalawang to. Sabi ni Flora sabay iling. Saan sila kumukuha ng lakas ng loob para gawin ang lahat ng to sa publiko? Do they really think I am that weak and stupid para lang magago nilang dalawa? Hindi naman mahal ni Flora ang ex-fiancé niya dahil ang ama niya lang naman ang may gusto na ma-engage siya sa lalaking yon. Dahil malaki ang kumpanya na pag-aari. Ngunit hindi pa rin lubos akalain ni Flora na magagawa pa rin pala ng half-sister niya na ahasin ang ex-fiancé niya na ngayon. Noong isang araw, ay nag-anunsyo si Flora na ikakansela niya ng engagement nila ni Arthur at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatanggap na response mula sa side ni Arthur. Sa susunod na taon na dapat ang kasal nilang dalawa ngunit hindi makakaya ni Flora na magpakasal sa isang lalaki na katulad ni Arthur. Ngayon pa nga lamang ay binababoy na siya nito at ng half-sister niya. Ano pa kaya kung kasal na silang dalawa? Isa pa, wala sa isip ni Flora ang magpakasal kay Arthur. Hindi niya ito masikmura. Hindi niya malaman kung paano ba nagagawa ni Georgia na masikmura ang ganoong lalaki. Arthur is disgusting. Hindi naman sa sobrang pangit ni Arthur. In fact, he had that face kaya naman maraming babae ang naghahabol dito. Ngunit basura ang ugali nito. Walang singbaho ang ugali na meron nito. He's worse than an animal.
Mayaman lang ito dahil sa malaking kumpanya na pag-aari ng magulang. At ito pang tagapagmana, ngunit maliban doon ay wala nang maganda para sa lalaking yon. Ang akala naman siguro ng hilaw niyang kapatid ay magiging big deal sa kanya ang ginawa nito. Hindi na bago yon para kay Flora na nangaagaw ang half-sister niya. Maging ang kanyang ama at mga awards niya ay inaagaw nito sa kanya. Katulad lang din ito ng stepmother niyang si Genova. Pareho silang mga agaw. Miss Velasquez, katulad ng sinabi ko sa iyo noon, kailangan mo munang magkaroon ng asawa bago mo makukuha ang kumpanya mula sa iyong ama. Iyon ang nakasaad sa last will and testament ng iyong ina. Hindi nito basta-basta mababawi ang Guzman Group mula sa iyong ama habang nanatili ka pang dalaga. Napahinga naman ng malalim si Flora dahil sa sinabi ni Attorney Jiang, ang abogado ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Flora bago siya tumayo. Huwag po kayo mag-alala, Attorney Jiang. Tulad ho ng sinabi ko, malapit na akong ikasal, kaya mababawi ko rin ang kung ano man ang para sa akin mula sa aking ama at hilaw niyang pamilya. Ngumiti naman ang bahagya sa kanya tumango si Attorney Jiang. Kung gano'n ay aasahan ko yan, Miss Velasquez. Tandaan mo na nasa iyo ang kampi ko. At kung kailangan mo ang tulong ko, ay sabihan mo lang ako. Tumango lang ng bahagya si Flora sa abogado ng kanyang ina bago siya lumabas ang opisina nito. Sa totoo lang ay may konting inis na nararamdaman si Flora dahil sa nasa last will and testament ng kanyang ina na kailangan niya munang magpakasal bago siya maging CEO ng naiwan nito na malaking kumpanya, ang Guzman Group. Ngayon tuloy na hindi pa siya kasal at ang kanyang ama at bago nito na pamilya na sumira sa buhay ng kanyang ina noon, ang siyang pinakanagpapakasarap sa pinaghihirapan ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Iyon ay ang bagay na hindi matanggap-tanggap ni Flora. Her father was a cheater. Noong siya ay 15 taong gulang pa lamang ay nalaman niya na manluloko ang kanyang ama. Nagkaroon ito ng anak sa ibang babae. At iyon ay si Georgia, na 1 taon lamang ang agwat mula sa edad niya. Matagal nang may ibang babae ang kanyang ama at nagawa lang na itago ng matagal. Matagal na nila na niluloko ang kanyang ina na sobrang mabait at mapagmahal. Sa tingin ni Flora, kaya nananatili ang kanyang ama sa piling ng kanyang ina noon dahil sa mayaman ng mga Guzman. Malaki ang mga pag-aari ng mga Guzman at dahil sa kanyang ina ay nakapagpatayo rin ng sariling kumpanya ang kanyang ina. Ngunit sa kabila ng kabaitan ng kanyang ina ay nagawa pa rin ng ama niyang si Densho na pagtaksila nito at talagang nagkaroon pa ng anak sa ibang babae. Nang malaman ng kanyang ina na si Jenna ang kataksila ng kanyang ama, ay labis na nasaktan nito. Saksi si Flora sa dami ng luha na ibinuhos ng kanyang ina dahil sa lahat ng kawalang hiyaan ng kanyang ama at ng kabit nito. Napakabata pa noon ni Flora pero sinumpa niya na ang sarili niyang ama at ang pamilya nito. Nang mamatay naman ang kanyang ina dahil sa isang trahedya, hindi malang nakitaan ang lungkot ang mukha ng kanyang ama. At sa halip ay tila masaya pa ito sa nangyari kay Jenna. At ilang buwan din na matapos ang libing ng kanyang ina, ay dinala na ni Densho ang kabit at anak nito sa kanilang bahay. Wala man lang silang respeto sa namayapa niyang ina. Labis ang galit na nadama ni Flora ng dahal doon. Sumumpa siya na gagawin niya ang lahat para maipaghiganti niya ang kanyang ina sa lahat ng mga kawalang hiyaan nila. Namatay ang kanyang ina na puro sakit ang nadama. Ngunit napakabata pa ni Flora ng mga sandaling yon. Wala pa siyang laban sa kanyang ama. Kung kaya naman ginawa niyang lahat ng gusto ng ama. She played like a puppet. Ang akala nila ay kampi siya sa mga ito. Ang buong akala nila ay payag siya na gawin ang lahat ng gusto nila na ipagawa sa kanya. Ngunit doon sila nagkakamali. Unbeknownst to them, they unwittingly fostered a beast. Its deceitful nature, lurking in the shadows, biding its time before unleashing a treacherous betrayal, shattering their illusions and trust. Nung una sinabi kay Flora ng kanyang ama na magpapakasal siya sa anak ng kabusiness partner nito, para raw mas mapagtibay ang koneksyon ng dalawang pamilya at kumpanya, ay pumayag siya. Kinuha niya ang loob ng kanyang ama kahit papuro pa sakit ang paramdam nito sa kanya, ay sinunod pa rin ni Flora ang nais ng ama. Pero napuno lang siguro ng pagtitimpe dahil sa sobrang galit. Ang nais kasi ng kanyang ama na mangyari ay ilipat na sa pangalan ng stepmother niya ang kumpanya ng kanyang ina.
At ang pilit siyang pinipilit ng kanyang ama na pirmahan ng paglipat sa pangalan ng Guzman Group sa madrasta niya. Kung kaya naman kahit hindi pa siya handa ay gumawa na si Flora ng kilos, huwag lamang matuloy yung pinabalik ng kanyang ama. She will fight for her mother. Gagawin niyang lahat para mabawi ang kung ano man ang dapat para sa kanya at mapagdusa ang mga taong dapat na magdusa. Hindi siya papayag na patuloy nila na babuhayin ang pangalan ng ina niya at ang lahat ng pinaghirapan nito. At ngayon, ang kailangan ni Flora na gawin ay humanap ng asawa para mapasakan niya talaga ang Guzman Group. May mga koneksyon siya. Nakuha niya ng loob ng ilang mga executives at board members. May patunay na siya sa masamang plano ng ama niya sa kumpanya ng kanyang ina at ang kailangan niya na lang ngayon ay isang asawa. Kakalabas lamang ni Flora sa restaurant nang maagawang pansin niya ng isang lalaki na nagbubuhat ng malalaking karton at pinapasok sa back door ng isang restaurant. Gwapo ang lalaki at inakala niya pa nung una na baka isa itong model na nagfo-photoshoot kaya hinahanap ng mga mata niya kung nasaan ang mga kamera. Ngunit wala naman siyang nakita. Nakatuon ang atensyon ni Flora sa lalaki habang naglalakad at hindi niya napansin ang kanyang inaapakan. May naapakan siyang umbo kaya siya ay nawala sa balanse at natumba. Agad naman ang binitawan ng lalaki ang malaking karton na bubuhatin na sana nito at lumapit sa kanya para tulungan siya. Miss, ayos ka lang ba? Malalim ang tono ng boses ng lalaki. Tinulungan siya nito para makatayo. Nasaktan ka ba, miss? Sa halip na sumagot, ay mas napansin pa niya ang natural body scent nito. Kahit pawis na, ay mabango pa rin ito. Cargador ka rito? Wala sa loob na tanong ni Flora sa lalaki na tumango naman. Magkano ang sahod mo dito? Ha? 300? That's a small amount of money. Wika niya na napapaisip pa. Sa hirap ng trabaho nito ay ganun lang pala kaliit ang kinikita nito. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang binata sa harap at may naisip. Well, I think I can help you earn more than that. Kumunot ang noon nito na parabang naghihinala sa kanya. Ha? Huh? Habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito, ay sinabi niya kung ano ang laman ng isip niya. Pakasalan mo ako. Ano? Mayaman ako. Nakapagtapos ako sa Oxford University at marami akong mga awards na natanggap kahit pa nung nag-aaral pa lang ako. I have my own house and resorts. I earn millions weekly. I am kind and beautiful. Mabibigyan kita ng maayos sa buhay kapag ako ang naging asawa mo. Kapag pumayag ka, hindi mo na kailangang magtrabaho dahil kayang-kaya kitang buhayin. Bibigyan din kita ng 100,000 monthly. Magsisilbing sahod mo yon sa pagiging asawa ko. You're the perfect man for me, I believe. Pwede kang maging house husband at ako na magtatrabaho para sa ating dalawa. O kung gusto mo naman ay maaari ka pa rin magtrabaho. Nakadepende yan sa gusto mo. You can spend my money as much as you want. But the thing that you have to do is be faithful to me. You have to support me at dapat hindi ka mabulag sa pera ng iba na maaaring i-offer sa'yo para pagtaksilan ako at sirain ang pangarap ko. Habang sinasabi ni Flora ang lahat ng yon, ay hindi naman makapaniwala na nakatingin naman sa kanyang binata na marahil ay iniisip na nasisiraan na siya ng bait dahil sa mga sinasabi niya ngayon. Again, the only thing that you have to do is be faithful to me. I can change your life. Dagdag pa niya. I'm not as weird as you might think right now. Kailangan ko lang talaga ng asawa ngayon. So what do you say? Pumapayag ka na ba sa alok ko sa'yo? Alam ni Flora na sobrang biglaan ay naging offer niya na yon at marahil nga ay iniisip ng binata na nasisiraan na siya ng bait ngayon. Halas ayaw niya ng umasa na papayag ito. At nakahanda na siya sa pagtawa o kaya naman ay tatalikod ito sa kanya ngunit hindi niya inaasahan ang sinagot nito sa kanya. Okay. Sa napakalalim at tila inip na boses. Ha? Huh? Siya naman ngayon ang nagtakat na tigilan. Anong okay? Okay, pumapayag na ako na maging asawa mo. Ha? Huh? Ganon kadali? Oo,
kalmante nitong sagot. Kailan ang kasal? Nagmamadali pa kasi ako dahil may mga trabaho pa ako na kailangan tapusin. Napakorpa naman si Flora at kapag kuwanay na pangiti. Sa isip niya, problem solved. Pwede na ba tayong ikasal ngayon? Tanong niya. Ang akala ni Flora ay tatanggi ang lalaki dahil sa biglaan nito pero tumungo ito. Okay. Kaya mas napangiti siya. Kung ganoon ay sumama ka sa akin. Magpapakasal na tayo. Sinama niyang lalaki patungo sa opisina ng abogado niyang si Attorney Delgado. Buong biyahe ay tahimik lang sa loob ng sasakyan ng pinata sa kanyang tabi. Habang si Flora naman ay abala sa pakikipag-usap sa sekretary niya para utusan nito na maghanda na para sa plano nilang bawiin ang kumpanya ng kanyang ina mula sa kamay ng manluloko at walang kwenta niyang ama. Ngayon na magiging kasal na siya, magagawa niya ng makuha ang kung ano ang para sa kanya. Bahala na lang siya mag-isip na kung ano mang mangyayari sa kanila ng lalaking to sa oras na makuha niya na kung anong gusto niya. Pwedeng-pwede naman silang mag-divorce. Mabilis lang naman ang proseso nun ngayon. At maaari niya na rin namang bayaran ng lalaki para manahimik sa kung anong mga mangyayari. Para kay Flora, lahat ay masusolusyonan ng pera kaya hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa lalaking to. Magiging mayaman siya sa oras na nabawi niya na kung anong para talaga sa kanya. Magpapakasal ka? Sa kanya? Gulat na tanong ni Attorney Delgado kay Flora. Yes. Kalmanteng sumagot naman si Flora. Sigurado ka ba dito, Miss Velasquez? Oo. Hindi ba nasa last will and testament ng aking ina ay kailangan na ikasal ako bago ko mabawi ang kumpanya mula sa aking ama? Tumungo naman si Attorney Delgado. Yes. Kung ganun, ikasal mo na kami. Tumungo ang attorney niya at nagpaalam na may kakausapin saglit para mahanda ang marriage contract na kailangan nilang pirmahan. Sinulyapan pa ni Flora ang binata sa kanyang tabi na tahimik lamang at mukhang naiinip na. Ngayon niya mas napagtuunan ng pansin ang physical na anyo ng binata. Gwapo ito at kung tutuusin ay para itong isang obra maestra na pulido ang pagkakagawa at walang imperfections. Makapalang itim na kilay at mahabang mga kurbang pilikmata na mas lalong nagbibigay buhay sa kulay itim at hunter nitong mga mata. Matangos ang ilong na may katamtamang laki. Mapula ang may katamtamang kapal ng labi. Makinis ang muka, bagaman may konting malbas ay bagay naman dito. Dagdagan pa ng matatalas na tabas nitong mga panga. Pagdating sa katawan naman ay maganda at matipuno ito. May mga muscles, ngunit hindi naman yan sobrang malalaking muscles. Saktong-sakto lang na para bang alagang-alaga nito ang katawan sa gym. O marahil ay dahil sa pagbubuhat at pasa ng mga mabibigat na bagay. Matangkad din ito at tuwid ang tindig. Sa tansya nga ni Flora ay aabot dibdib lang siya ng binata. Hindi sa pagiging mapanghusga, ngunit masasabi ni Flora na hindi bagay sa binata ang trabaho nito na isang kargador. Pwedeng-pwede itong maging isang sikat na modelo. At kung mahahasa ay pwede rin ito na maging isang sikat na artista. Pero syempre, hindi naman siya makakapanghusga. At bakit pagiging kargador ang napili nito na maging trabaho? Ang mahalaga na lang ngayon ay pumayag ito na maging asawa niya. Mababawi niya ng kumpanya na pinaghirapan ng kanyang ina. Makalipas ang ilan pang sandali ay bumalik na sa opisina si Attorney Delgado. Kinausap lang nito ang mapapangasawa niya at pagkatapos ay may pinapirmahan ito sa kanila. Marriage contract iyon na magpapatunay na kasal na silang dalawa. Walang kahit anong pagdadalawang isip na pumirma roon si Flora at ganoon din ang binata. Magmula ngayon, kayo ay ganap ng mag-asawa. Paliwanag sa kanila ni Attorney Delgado sa kanilang dalawa. Nawa ay wala kang kahit anong pagsisihan sa pasya mo na ito. Miss Velasquez, huwag kang mag-alala, Attorney Delgado. Alam ko kung anong ginagawa ko. Tumango naman ang attorney at bumaling sa lalaki na kanya na ngayong asawa. Naway wala ka rin pagsisihan dito, Mr. Mancini. Hindi naman sumagot ang kanyang asawa. Ang mga mata nito ay walang kahit anong emosyon na para bang naiinip na ito sa mga nangyayari. Matapos nilang ikasal ay sabay-sabay na silang umalis sa opisina ni Attorney Delgado
dahil wala na siyang oras para sa ibang mga bagay. Sa lalong madaling panahon ay kailangan ni Flora na isagawa ang lahat ng mga kailangan niyang gawin para lang makuha niya mula sa kanyang amang kumpanya ng kanyang ina na nararapat lang na mapunta kay Flora. Ito ang copy ng marriage contract natin. Sabi ni Flora sa asawa, sabay abot ng kopya dito. Tiningnan muna nito iyon bago tinanggap. Tumingin din ito ng diretso sa kanyang mga mata na para bang naghihintay ito ng sunod niyang sasabihin. May cellphone ka ba? Tanong ni Flora pagkalipas ng ilang sandali. Tumango naman ang kanyang asawa at nilabas ang cellphone mula sa bulsa. Mabuti. Kukunin ko ang number mo at tatawag ako sa'yo mamaya kung kailangan kita at kung saan man ako nakatira. Sa ngayon ay kailangan kong umalis agad dahil may kailangan pa akong asikasuhin. Binigay ni Flora ang numero niya dito at kinuha niya rin ang numero nito. Ang ID nito sa contact niya ay my husband, para hindi siya magtaka o makalimot. Kung ganun, hintayin mo na lang ang tawag ko at kailangan ko na umalis. May pera ka pa bang para pamasahe? Hindi na kasi kita maihahatid pabalik. Oh, wait! Kumuha siya ng cash mula sa kanyang bag at hindi niya nabinilang kung ilan yon at basta niya na lang yon nilagay sa kamay nito. I have to go now. Paalam niya pa dito. Wala naman itong sinabi at bahagya na lang na tumango. Habang naglalakad si Flora palayo sa kanya ngayong asawa na, ay napahinto siya at isang beses na nilingon niya pa ito. Nanatili ito sa kinatatayuan kanina habang nakatanaw sa kanya. Naalis lamang ang tingin ni Flora sa asawa nang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya yon mula sa loob ng bag niya at sinagot ang tawag ng sekretarya. Hello, Ms. Velasquez? Tumawag po sa amin ng iyong ama at nais niya daw po na pumunta raw kayo sa El Guzman Mansion dahil kailangan niya raw pong makapag-usap. Okay, I'll be there. Sagot ni Flora tsaka tumuloy na sa paglalakad. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan ay inutusan niya ang driver na dalhin siya nito sa mansion ng kanyang ina. Habang nasa likod ay binuklat ni Flora ang hawak niyang marriage contract at hinanap ang pangalan ng asawa niya. Midnight Storm Mancini. Ilang sandaling napaisip si Flora pagkabasa niya sa pangalan ng kanyang asawa. Bakit parang narinig niya ang pangalan na yun noon? Pilit na hinahalugog niya sa kanyang isipan kung saan niya ba narinig ang pangalan na yun. Hanggang sa maalala niya kung kailan at saan. Binanggit iyon sa kanya ng kanyang ama noon. Knight Mancini? The heir of Mancini Group. Kapangalan ng asawa niya ang heir ng top leading business sa buong globe ngayon. Ang Mancini Group ay napakalaki na kumpanya na siyang main business partner ng Esquivel Group. Sa Mancini Groups nakadepende ang success ng Esquivel Group. At hindi lamang Esquivel Group ang tumatarget sa Mancini Group dahil sa sobrang successful nito at marami ang mga nagtatangka. Ganun pa man, sa kabila ng pagiging sobrang successful at yaman, ang mga Mancini ay nananatiling private at tahimik lang sa mga pangyayari sa bansa at businesses. Sa kabila ng pagiging successful nilang mga tao na siyang maituturing na rin na pinakamayaman na pamilya sa mundo, ay nananatili silang mga misteryoso. Walang gaanong public appearance, lalo ng tagapagmana ng mga Mancini, ang nag-iisa nilang anak na si Midnight L. Mancini, na ngayon kahit isang picture man lang ay walang lumalabas. Sa isip ni Flora ay baka magkapangalan lang talaga ang kanyang asawa and the heir of Mancini Group. Dahil kargador lamang ang trabaho ng kanyang asawa at halata rin sa kasuotan nito kanina. Hindi na masyadong pinag-isipan ni Flora ang tungkol doon dahil ilang sandali pa ay narating na nila ang Guzman Mansion. Nasa opisina po ng inyong ama sila ngayon, ma'am. Kanina pa po nila kayo hinihintay. Imporma kay Flora ng isang kasambahay na makapasok siya sa loob ng mansyon. Dumiretso na si Flora sa opisina ng kanyang ama dito sa kanilang mansyon at pagpasok niya roon ay ang galit na boses ng kanyang ama ang bumungad sa kanya. Ano itong narinig kong kinan sila mo raw ang engagement mo kay Arthur Esquivel, Flora? Tama ho kayo ng rinig, Dad. Kalmante ang sagot naman ni Flora, sabay tingin sa stepmother at half-sister niya na nakaupo sa sofa at parang mga tuta na pilit pinipeke ang takot na takot nilang mga itsura. Nahihibang ka na ba talaga, Flora? Sa labis na galit ay napatayo ang ama mula sa pagkakaupo sa swivel chair
at lumapit sa harapan ni Flora. Bakit mo kanansilang engagement mo sa anak at tagapagmana ng mga Esquivel? Gayong alam mo naman na sobrang magiging malaking tulong sa kumpanya natin kung sakali man na magpapakasal ka sa kanya. Mas lalong magiging successful ang kumpanya natin kung sinunod mo lang ang gusto kong gawin mo. Kailan ka pa ba naging suwail? Hindi ka na ba talaga nahiya, ha, Flora? Yun na lang ba talaga ang mahalaga sa inyo, Dad? Ang pera at kapangyarihan? Tanong niya. Oo, Flora. Iyon ang mas mahalaga sa akin. Sa ating lahat. Para lang din naman sa inyong magkakapatid yon, kaya ako ginagawa ang lahat ng to. Pero ngayon dahil sa ginawa mo ay masisira ang mga plano na yon. Nang dahil sa pagkansela mo sa engagement ninyo ni Arthur, ay masisira pa ang plano ko. Talaga bang hindi ka na nahiya sa pasya mo na yon? Everything's already prepared. Ang araw ng kasal nyo na lang ang hinihintay. Bakit, Dad? Sinabihan niyo rin ba yung bastarda niyo yung anak na mahiya rin matapos niyang ahasin ang fiancé ko? Sigaw ni Flora at mula sa peripheral vision niya ay nakita niya kung paano natigilan si Georgia dahil sa kanyang sinabi. Maging ang ama niya ay natigilan din. Hindi. Diba, Dad? Mapait ang tono ng boses na tanong ni Flora sa ama. Ni hindi niyo nga siguro alam na inahas ng bastarda mong anak ang mapapangasawa ko. Dahil sa mga mata mo, ay lagi na lang na siyang tama at akong mali. Pero ano pa nga bang maaasahan ko mula sa isang walang kwenta at manuloko na gaya mo? Hindi na nagawang tapusin ni Flora ang kanyang sasabihin dahil tumama ng malakas na sampal sa pisngi niya. Ang malaking palad ng kanyang ama na dahilan para maglikha ng sobrang malutong na tunog na pumuno sa buong opisina at napasinghap din ang kanyang madrasta at hilaw na kapatid. Walang hiya ka! Bulyaw ng kanyang ama sa kanya. Ang lakas ng loob mo para sabihin ang lahat ng yan sa harap ng sarili mong ama! Sa labis na galit, ay marahas din na hinawakan ng kanyang ama ang mukha niya at halos na pangtingkayad pa si Flora. Sa sobrang lakas ng pagkakahawak ng ama niya sa kanyang mukha, ang pakiramdam ni Flora ay matatanggal na nito ang panga niya. Itong pakakatandaan mo, Flora. Anak lang kita at ako ang ama mo. Kaya lahat ng gusto ko ay susundin mo. Sa kabila ng sakit ay nanatili na walang tinag si Flora. Maras niyang tinabig ang kamay ng kanyang ama kaya napabitaw ito sa kanya at napaatras pa sa kanyang ginawa. Nanlalaki naman ang mga mata nito na para bang hindi iyon inaasahan na gagawin niya. Ama lang din kita, Densyo. At wala kang karapatan na kontrolin ang buhay ko. Hindi ako magpapakasal sa taong nagtaksil sa akin. At lalong-lalo na sa taong hindi ko naman iniibig. Gagawin ko ang kung anumang gusto ko sa buhay ko. Sa labis sa galit ay nanilisik na halos sa mga mata ni Flora at nagtatagis na ang mga ngipin niya. Hinding-hindi ako magpapakababa para lang masunod ang kagustuhan mo. Sa tingin mo ba, makakaya mo talaga na hindi sundin ko anong gusto ko na gawin mo, ha? Galit na tanong ng ama. Of course, kayang-kaya kong gawin yon, Dad. I am not your puppet. Nagawa ko kayo na paniwalain na sunod-sunuran ako sa inyo. But it's all over, Dad. Tapos ng pagpapanggap ko na yon. Marahas na binalingan ni Flora ang madrasta at hilaw niyang kapatid. And I'll make sure na babawiin ko sa inyo ang kumpanya na para naman talaga sa akin. Napuna pa ni Flora kung paano natigilan ang kanyang ama dahil sa sinabi niya. Ang akala niyo ba hindi ko alam kung anong nasa last will and testament ng aking ina? Alam kong nakalagay doon na ako ang dapat na magmana ng kumpanya at hindi ikaw ang dapat na mamahala roon. Mahinang tumawa naman ang kanyang ama. Sa tingin mo ba talaga ay nababawi mo mula sa akin ang kumpanya ng iyong ina, Flora? Hindi yung ganun kadali, mahal kong anak. Dahil sisiguraduhin ko na kahit anong mangyari ay hindi mapupunta sa iyong kumpanya na yon. Oh yes, Dad.
Napakabilis na lang para sa akin na mabawi mula sa inyong kumpanya na nararapat lang nasa akin. Itigil mo na ang kahibangan mo, Flora. Kalmado na ang tono ng boses ng kanyang ama bago naglakad pabalik sa mesa nito habang minamasahe ang sentido. Naupo pa ito sa upuan nito at malamig siyang tiningnan. Gawin mo na lang kung anong gusto kong gawin mo. Sundin mo kung ano ang nais kong mangyari. Yun ay kung nais mo pa na mapakinabangan ka pa sa kumpanya ng iyong ina. Stop playing this stupid game. Sabihin mo ngayon kay Arthur na itutuloy mo pa rin ang kasal ninyong dalawa. Nang ganun-ganun lang, Dad? Natatawa naman na tanong ni Flora. Nais yung ituloy ko ang kasal na yun para lang baliwala lang sa inyong kataksila ng bastardan yung anak? Just forget about it. Sigurado ako na hindi naman sinasadya ni Georgia na gawin yun. They're hiding for a reason. Ayaw nila na masaktan ka sa oras na malaman mo yun. Kakausapin ko ang kapatid mo na itigil lang kung anumang relasyon na meron siya ngayon kay Arthur. Basta sundin mo lang ako. At kung anong gusto ko. Sa puntong yun ay gustong-gusto lang ni Flora na tumawa ng sobrang lakas dahil sa lahat ng walang kwentang bagay na lumalabas sa bibig ng kanyang ama ngayon. Talagang napakawalang kwenta nitong ama pagdating sa kanya. Hindi ko gagawin kung ano man ang gusto mong gawin, Dad. Hinding-hindi ako magpapakasal sa Arthur na yan. Tapos na ako sa pagiging sunod-sunuran sa inyo. At isa pa, kasal na ako. Kasal? Pagalit na saad ng kanyang ama. Isa na naman ba ito sa mga palusot mo para lang hindi matuloy ang kasal yung dalawa ni Arthur? To tell you this, kahit anong mangyari ay ikakasal kayong dalawa ni Arthur. Kailangan natin ang pamilya at apelyido niya. I am telling the truth. I am married. So you can't force me to marry that asshole. Patunayan mo. Ipakilala mo sa amin ang asawa mo ngayon mismo. Ngunit sa oras na wala kang maiharap sa amin ngayong araw, you will have no choice but marry Arthur. Tinawagan ni Flora ang asawa na mabuti na lamang ay agad namang sumagot. Hello? Midnight? Yes? Ang malalim na boses ng kanyang asawa mula sa kabilang linya. Maaari ka pang pumunta ngayon dito sa bahay? Gusto kang makilala ng aking ama. Right now? Pero hindi pa ako nakapagbihis. Ganun pa rin ang suot ko at wala pa rin akong kahit na anong paghahanda. May pag-aalangan sa boses nito. It's okay, they won't mind. Maaari ka bang pumunta ngayon? Okay, isend mo lang sa akin ang address. Nagpasalamat si Flora sa asawa at sa pagpayag nito. Pagkatapos nilang mag-usap at matapos niyang isend ang address, ay bumalik na siya sa opisina ng kanyang ama para ipaalam na parating na ang kanyang asawa. Abang na abang naman ang stepmother at half-sister niya dahil nagtatakang mga ito kung sino ang pinakasalan niya. Makalipas ang sa tingin ni Flora isang oras, sinabihan siya ng isang kasambahay na nasa labas na ang kanyang asawa kaya agad siyang lumabas para salubungin na ito. Nasa opisina ang aking ama. Wika niya kay midnight na hindi kumibo at naglakad lang. Pagpasok nila sa loob ng opisina ay agad niya itong pinakilala. His Midnight Mancini. Siya ang asawa ko. Namangha si Georgia sa itsura ng kanyang asawa, ngunit agad din naman ito na napuna ang kasuotan ngayon ni Midnight. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Siya na ba talaga ang asawa mo, Flora? Yes. Humalakak si Georgia. I can't believe na nagawa mong pumatol sa ganyang tao, Flora. I expected a lot from you. Ganyan ka na ba talaga kadesperada na mabawi kay Daddy ang kumpanya na hindi naman pala talaga para sa'yo? Papatol ka talaga sa isang kagaya niya? At talagang siya pang napili mong pakasalan, ha, Flora? The moment your husband entered this room, the smell of poverty permeated the air. Iwinasiwas pa ni Georgia ang kamay para bang nababahuan at nandidiri pa ito. Nagtagis naman ang mga bagang ni Flora sa sobrang inis. Humigpit ang kapit niya sa braso ng kanyang asawa na wala namang emosyon ng mukha at tila baliwala lang dito ang mga katagang sinabi ni Georgia. Flora, anak! Nagagalit na saan ni Don Densha.
Sigurado ka ba talaga na siya ang iyong asawa? Hindi mo ba ako niloloko ngayon? I have our marriage contract with me, Dad. Kalmante ang sagot ni Flora bago nilabas ang marriage contract nila. Nang makita ng kanyang ama ang patunay na mag-asawa nga silang dalawa ni Midnight, ay nanlumo ito. Galit na galit at hindi matanggap ang pagpapakasal niya sa isang tao na hindi nito gusto para sa kanya. Hindi ka ba namin napalaki ng maayos ng iyong ama para piliin mo na mag-asawa ng isang kagaya niya, Flora? Tanong ng stepmother niya sa kanya. Sa dami ng ibang lalaki sa mundo na gusto kang makasama at pakasalan eh, ganyang lalaki pa talagang napili mong pakasalan? Ang isang tao pa talaga na wala malang maipagmamalaki sa buhay? Hindi ko hinihinging opinion mo at sino man sa inyo dito. Mahal ko si Midnight at wala kayong magagawa kung siya man ang pinili kong pakasalan at hindi ang lalaki na gusto niyo para sa akin. Seryoso na sa adaman ni Flora. At pwede ba? Huwag na huwag niyong mamaliitin ang asawa ko sa harapan ko. Kung ang tangi niyo lang namang maipagmamalaki ang paninira mo ng pamilya at pag-angkin ng mga bagay na hindi naman para sa inyo. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng tita mo, Flora! Pagalit na sinabi ng kanyang ama. Bakit, Dad? Masakit ba na marinig ang totoo? Sarkastiko rin siyang nagtanong. Hindi ba totoo naman sila ng anak niya ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin noon? Hindi ba ang pagiging kabit niya ang dahilan kung bakit siya nakaalis ng kangkungan at naranasan ng kaginhawaan sa buhay? Kaya wala siyang kahit anong karapatan na husgahan at maliitin ang asawa ko. Dahil kahit na nakaalis na sila ng anak niya sa kangkungan at nababalot na siya ng gintong mga alahas ngayon, hindi noon matatakpan ng malansat masangsanging amoy. She's like a discarded scrap, desperately trying to fit in among golds. At kahit anong subok, ang basura ay mananatiling basura. A person of her caliber belongs nowhere but the confines of a trash can. Mas lalong nagalit sa kanya ang kanyang ama dahil sa pang-iinsulto niya sa asawa nito, habang lihim naman na nagtuwa si Flora na makita na sobrang offended nito sa mga sinabi niya. Sa labis sa galit ay pinapili siya ng kanyang ama kung ano bang mas matimbang para sa kanya at kung sino ang pipiliin niya. At syempre, walang pagdadalawang isip na pinili niya ang kanyang asawa. Sa oras na lumabas ka ng opisina na to kasama ang asawa mong yan, ay itinatakwil na rin kita bilang anak at wala ka ng ama. Pagalit na sigaw ng kanyang ama. Nilingon ito ni Flora at ginisihan sabay kumapit siya sa braso ng kanyang asawa. I'll gladly choose my husband, Densho. She said her father's name without honorifics. Total, sa bibig na rin nito mismo nang galing na itinatakwil na siya nito bilang anak at hindi niya na ito ama. Pasensya ka na sa pamilya ko, Midnight, ha? Paghingi ng pasensya ni Flora sa asawa nung makalabas na sila ng mansyon kung saan silang dalawa ay pinalayas. Pasensya ka na at hindi kita nabalaan sa mga ugali nila na ganon. Pasensya na sa lahat ng masasakit na salita na sinabi nila sa'yo. Ayos lang. Tipid na sumagot naman si Midnight. Bago nilabas ang cellphone sa bulsa niya, ay may kung sino itong tinawagan. Nakagat naman ni Flora ang babang labi niya habang nakatingin siya sa asawa. Nakakaramdam siya ng hiya dahil sa lahat ng mga sinabi ng pamilya niya dito kanina. Cancel everything I ask you to prepare, please. Wika ni Midnight sa kausap sa cellphone. Nagulat pa si Flora dahil tuwid na tuwid ang pagsasalita nito ng English. Thank you. Sinong kausap mo? Tanong ni Flora sa asawa nang matapos na ito makipag-usap. My kaibigan ko. Foreigner? Oo, taga London. Napatango siya. Anong pino-order mo sa kanya? Nothing. Just some spare parts of someone's car. Sagot nito. Aalis na ba tayo? May trabaho pa kasi ako na kailangan tapusin. Oo, aalis na tayo. Sa loob ng sasakyan ay tahimik lang silang dalawa. Walang kibuan na para bang hindi nila kilala ang isa't isa.
Panay ang nakaw ng tingin ni Flora sa kanyang asawa at naghihintay siya na magsalita ito at may sabihin sa kanya, ngunit wala naman itong balak na magsalita at ang mga mata ay nasa harap lang. Magmula ngayon ay sa bahay na tayo titira, panimula ni Flora. May mga gusto ka bang ipahanda sa pagtuloy mo roon para mahanda ako at para mas maging komportable ang pagtira mo roon? Wala. Napatipid naman ang sagot nitong kanyang asawa, na para bang malaking halagang price ang bawat salita na lumalabas sa bibig nito. Hinayaan niya na lang ito hanggang sa makarating sila sa kanyang bahay. Hindi singlaki at ganda ng Guzman Mansion ang bahay niya, ngunit masasabi ni Flora na maganda yon at malinis din dahil may tagalinis siya tuwing weekends. Ito ang bahay ko. Sa ngayon ay dito muna tayo titira dahil hindi ko pa nababawi mula sa aking amang mansion. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na mabawi kong lahat ng para sa akin na inangkin nila ay mabibigyan na kita ng sobrang maayos na buhay. Paliwanag ni Flora sa kanyang asawa. Maliit lang ang bahay ko na to kaya sigurado ako na hindi ka maliligaw. May tagalinis din ako na pumupunta lang tuwing weekends kaya hindi mo kailangan na mag-ayos ng sobra o kaya naman ay maaari mo na lang nahayaan ang lahat sa gilid. Naiintindihan ko, sagot nito. Iyon na siguro ang pinakatipid na sagot na narinig ni Flora haba ng paliwanag niya. Wala mo lang itong katanungan sa kanya at para bang hinihintay lang nito kung kailan siya muli magsasalita. Gusto mo na bang magpahinga? Maaari ka mag-shower sa kwarto o sa banyo dito sa baba. Kanina ay nagpabili na ako sa sekretarya ko ng mga gamit para sa'yo. Hindi ako sigurado kung kasya ba sa'yo mga damit mo na nanapili ko. Isukat mo na lang at kung sakali man na hindi magkasya sa'yo ay sabihin mo lang sa akin at sasabihan ko ang sekretary ko para mapalitan ang lahat ng yon. Hindi naman sumagot sa kanya si Midnight. Umakyat na ito sa hagdan habang si Flora naman ay naiwan sa baba. Hindi naman mawari ni Flora kung bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng puso niya ngayon. Aaminin niyang kinakabahan siya. Ito rin kasi ang unang beses na may makakasama siya sa bahay niya. Madalas kasi mag-isa lang siya dahil ang tagalinis niya ay tuwing weekends niya lang pinapupunta para maglinis. Ayaw niya magstay na ito sa bahay niya dahil ayaw din ni Flora na may kasama sa bahay. Mula nang mamatay ang kanyang ina dahil sa isang malagim na trahedya, ay mas gusto na lang ni Flora na lagi siyang mag-isa. Bakit pa kinakabahan ako ngayon? Tanong ni Flora sa hangin bago humawak sa dibdib niya para pakiramdaman ang mabilis na tibok ng puso niya. Mag-asawa naman na kami. Kaya dapat ay maging maayos lang ako, diba? If he's going to touch me or kiss me, it should be fine dahil asawa ko siya. Tama. Tumango si Flora sa sarili sabay huminga ng malalim. Asawa ko na siya. So I should be fine. Paglipas ng ilang sandali ay siya kalamang naalala ni Flora na hindi niya pala masabi sa kanyang asawa kung saan nakalagay ang mga bagong tuwalya na magagamit nito. Tumayo na siya at tumakyat na rin sa hagdan. Pagpasok niya sa loob ng silid ay sakto naman na hinilang pinto ng banyo at lumabas mula roon ang kanyang asawa. Wala itong suot na damit pang taas at may kulay puting tuwalya lang na nakapulupot sa bewang nito. Sigurado si Flora na ang tuwalya na nakapulupot sa bewang nito ay ang tuwalya na ginagamit niya. Sa hindi malaman na dahilan ay nag-init ang pisngi ni Flora at mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Pinagbasta niya ang butil ng tubig na pumapatak mula sa buhok nito, padaos-dos sa matipuno nitong dibdib, pababa sa abs nito, nabasa rin. Napalunok ng mariin si Flora. Hindi nga siya nagkamali sa sobrang ganda ng talaga ng katawan nito. Dipinang-dipina ang mga muscles nito at may mga abs. Animoy inukit ng napakagaling na maestro ang katawan ng kanyang asawa at wala siyang kahit anong kapintasan na nakita roon. Naglakad pa palapit sa kama si Midnight at doon na lamang napagtanto ni Flora na nakatitig na pala siya sa katawan ng kanyang asawa. Pasensya na kung pumasok ako nung walang pahintulot mo. Panimula ni Flora kaya napabaling sa kanya si Midnight. Gusto ko lang sana sabihin sa'yo kung saan nakalagay yung mga hindi ko pa nagamit at bagong mga tuwalya pero tapos ka na pala. Bumaba ang tingin ito sa tuwalya na nasa bewang nito. Pasensya na't ginamit kong tuwalya mo.
Ayos lang. Isang beses ko pa lang namang nagagamit yan. Pasensya ka na rin kung hindi kita agad nasabihan. Hindi na kumibuo si Midnight at dinampot ng damit na napili sa kama. Naglakad naman si Flora papalapit sa asawa. Bukas pag hindi ka napagod ay ililibot kita dito sa bahay para alam mo naman kung saan ang pasikot-sikot. Tumingin ang malalim nitong mga mata sa kanya. Okay. Tipid nitong sagot bago siya tinalikuran at lumakad na papasok ulit sa banyo. Paglabas nito ay suot na nito ang mga damit na pinamili niya. Napangiti pa si Flora nang makita ang kasyang-kasya lang dito ang size na napili niya. Mabuti naman at nagkasya sa yung mga pino-order ko. Nakangiting sabi ni Flora sa asawa na huminto naman sa kanyang harapan. Yeah, salamat dito. Sagot naman ito. Gusto mo na bang magpahinga? Sa kama ko na lang ikaw matulog. Doon na lang ako sa sofa. Eh hindi pa kasi malinis ang guest room eh dahil sa Sabado pa maglilinis ang tagalinis ko. Nilingon ito ang itim na sofa tsaka kunot ang noon na binalik sa kanya ang atensyon. Bakit sa sofa ka matutulog? Malawak naman ang kama. Ha? We can sleep on the same bed? Malalim ang tono ng boses nito. At muling nag-init ang pisngi ni Flora, hindi lamang dahil sa sinabi nito, ngunit dahil sa boses nito at sa napakaganda nitong accent. Hindi ka naman siguro maiilang na tumabi sa akin sa pagtulog, tama ba? Oo naman. Pagsisinungaling naman ni Flora. Walang problema sa akin dahil mag-asawa naman na tayo. Ikaw lang inaalala ko dahil baka hindi mo magustuhan na matulog katabi ako. I don't mind. Isang beses pa na humakbang si Midnight palapit sa kanya habang ang malalim nitong mga mata ay diretso na nakatitig sa kanya. Napaatras naman si Flora tsaka Marina na palunok. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya ngayon at kulang na lang ay malaglag ito. Patuloy sa paglapit sa kanya si Midnight habang si Flora ay patuloy din sa pagkakbang paatras hanggang sa nabangga niya sa kama at nawala nito ng balanse. Bago natumbay, nahawakan niya pa ang damit ng asawa kaya sabay sila na bumagsak sa kama. Nakapatong ito sa kanya ngayon at ang mga mata ni Flora ay dilat na dilat sa gulat habang magkalapat ang labi nilang dalawa. Umabot ng ilang segundo ang paglalapat ng kanilang labi bago lumayo sa kanya si Midnight. Nanatiling nanlalaki naman ang mga mata ni Flora at halos hindi siya makakilos ng dahil sa gulat. Ayos ka lang ba, Flora? Tanong sa kanya ni Midnight. Nasaktan ka ba? Sa muling pagtanong nito ay siya kalamang bumalik ang kaluluwa ni Flora sa kanyang katawan. Oo, ayos lang ako. Sagot ni Flora bago na upo. Pasensya na sa nangyari. It's okay. Sagot nito. Should we sleep? Hindi mo ba muna patutuyuin ang buhok mo? It will dry. Kailangan mo munang patuyuin ang buhok mo bago matulog dahil masama yan. Alam kong pagod ka pero tumayo ka muna at ako nang magbo-blow dry ng buhok mo. Tumalima ito sa kanya at lumapit sila sa vanity table niya. Pinaupo niya ito sa harap ng salamin niya at sinimulan niya nang i-blow dry ang basa nitong buhok. Ramdam naman ni Flora ang titig sa kanya ng kanyang asawa habang tinutuyo niya ang buhok nito at hindi niya naman mapakalma ang puso niya. Kinakabahan siya sa titig nito sa kanya at halos hindi niya mahawakan ng maayos ang blower. Magkatabi silang natulog sa kama at halos hindi na siya makahinga. Iyon ang unang beses na tutulog siya sa isang kama kasama ang lalaki. Niminsan na hindi niya panaranasan na matulog sa kama na may katabi, maliban na lamang sa kanyang inanong nabubuhay pa ito at bata pa lang siya. Mabuti na lang at may distansya pa rin kahit papaano ang mga katawan nila ni Midnight at hindi rin lumalapit sa kanya ang asawa ng sobra. Ang hindi naman alam ni Flora na makatulog siya ay siya itong halos sumisiksik sa katawan ng kanyang asawa. Mahigpit ang yakap niya dito at ang kanyang mukha ay nakasubsob pa sa dibdib nito. Ngunit hindi tulad ni Flora na mahimbing na ang tulog ay hindi naman makatulog si Midnight. Sa halip ay nakatitig siya sa maamong mukha ng asawa. Hindi naman na malayo ni Midnight na kusa na palang gumagalaw ang isa pa niyang kamay para abutin ang mukha ni Flora at masuyo na hawiin ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha nito. You grow up so quickly, didn't you?
Wika ni Midnight habang nakatingin pa rin siya sa mukha nito at saka napangiti siya. You're not as fragile as I thought you were. I'm glad to see that you're stronger than I believed. Iyon ang unang beses na natulog sila ni Midnight sa iisang kama na magkatabi at magkayakap. Ngunit hindi maunawaan ni Flora kung paano niyang nagawa na makatulog ng ganong kahinding na nung nagising siya ay umaga na. Wala na sa kama si Midnight at nung bumaba siya ay naabutan niya ito sa kusina na nagluluto ng breakfast para sa kanilang dalawa. Para talaga itong isang house husband na alagang-alaga siya. Hindi napigil ni Flora ang pagsupil ng ngiti sa kanyang labi dahil mula nang mamatay ang kanyang ina ay ngayon lang ulit may naghanda ng almusal para sa kanya. Ngayon niya lang ulit naranasan na alagaan ng ganito. May trabaho ka pa ba mamaya, Knight? Tanong ni Flora sa asawa habang sabay silang nag-almasal. Natigilan ito at hindi alam ni Flora kung ano ang dahilan. Kung dahil ba sa pagtawag niya rito ng Knight o sa malambing niyang tanong na parang isang asawa na naglalambing sa asawa na huwag na itong pumasok para masolo ang isa't isa. Bakit? Pagkalipas ng ilang sandali, nagtanong si Flora sa asawa. Wala ka bang trabaho ngayon? Meron. May kailangan akong asikasuhin mamaya. Ganun ba? Pero hindi mo naman kailangan na pumasok na sa trabaho mo na yon. Mapapagod ka lang. Kaya ko naman na buhayin tayong dalawa. Paliwanag ni Flora sa asawa. Nais ko magtrabaho. Sumagot si Midnight. Ayoko umasa sa'yo. Trabaho ko pa rin na maghanap buhay para sa ating dalawa. Tumango naman si Flora. Well, kung talagang gusto nito na magtrabaho ay wala naman siya magagawa para pigilan nito. Hahayaan niya na lang ito na gawin kung ano ang gusto nitong gawin. Total, iyon din naman ang sinabi niya noon dito. Okay, kung yan ang gusto mo. Sagot niya. Nga pala, anong oras ka uuwi mamaya? Ikaw, anong oras ang uwi mo mamaya? Mga gabi na siguro. I'm sure marami akong mga aasikasuhin sa opisina. Kung ganun ay mas mauna akong umuwi bago ang uwi mo para makapagluto ako. Lumipas ang isang linggo at naging sobrang busy si Flora sa trabaho at para na rin sa paghahanda niya na gawin ang plano niya. Sa kabila ng pagod niya ay masaya si Flora dahil pag-uwi niya sa bahay ay may naghihintay sa kanya. Nakahanda na ang kanilang pangkain at pinagsisilbihan siya. Ewan niya ba pero gustong gusto niya ang gano'n na pakiramdam. Na pag-uwi niya sa kanyang bahay galing sa nakakapagod at stressful na trabaho sa opisina ay may naghihintay sa kanya. Nahihibang ka na ba sa plano mong gawin, Flora? Paano mo naman magagawa na patakbuhin ang Guzman Group ng ikaw lang? Oo. Alam namin na magaling ka. Ba't hindi mo ba nakikita? You're a woman. Hindi hamak na masaligtas ang kumpanya sa kamay ni Dad. We can ensure its success kung si Dad ang mamamahala sa lahat. Pagalit na bulyaw sa kanya ni Georgia. Kasalukuyang nagaganap ang meeting para formal nang bawiin ni Flora ang pamamahala sa Guzman Group at itong bitabida niyang hilaw na kapatid ay akala mo naman napakalaki ng papel sa Guzman Group para makasigaw ng ganito at umakto na para bang itong tunay na anak ni Jenna Guzman. Nakakalimutan mo ba na ako rin ang dahilan kung bakit mataas ang investment natin? Dahil sa akin ay mas lalong lumaki ang kumpanya nito. I am the driving force behind Guzman's group current position as one of the top leading companies in Asia. Sagot naman ni Flora na walang bahid na kahit anong kasinungalingan. Dahil yun kay Daddy. Sagot naman ni Georgia. You just help him manage the company. Hindi lang ikaw ang dahilan sa lahat ng to. Napangisi naman si Flora sa sinabi ng hilaw niyang kapatid at sa sarkastikong boses ay nagsalita. I hope you've done your research before spouting such unfounded remarks, my dear sister. Sa susunod na may lumabas sa mga walang kwentang bagay riyan sa bibig mo, pakisigurado naman kung tama dahil pinagmumukha mo lamang na tanga ang sarili mo sa harapan namin. Buo na ang pasyako na akong mamamahala sa kumpanya. Dahil una pa lang naman, ay sa akin na talaga nakapangalan ng kumpanya na to. Kung buo na ang pasya mo ay wala naman na kami magagawa. Dahil tulad nga ng sinabi mo ay sa'yo naman talaga pinamana ng iyong ina ang Guzman Group.
Pero kailangan mo pa rin na makakatuwang sa pamamahala. Either you are married or your father will still help you manage the company. Paliwanag ng isa sa mga board of directors. Ang isang ito ay matagal na sa Guzman Group at masasabi ni Flora na nasa side naman ang kanyang ina. I am married, anunsyo niya. And your husband lacks any understanding of the business. He's nothing but a worthless trash. Sad naman ni Georgia sa nangmamaliit na boses. Isang kargador lang ang napili ng kapatid ko na gawin na kanyang asawa. Paano natin mapagkakatiwalaan ng Guzman Group sa isang katulad niya na nagsisettle sa napakababang tao? Baka kung sakali na pumayag tayo ay matulad din tayo sa asawa niya. Namamasura, hindi na nakapagtimpi si Flora sa pamamaliit nito sa kanyang asawa. Wala kang pakialam. Dahil unang-una sa lahat, anak ka lang sa labas ng paksil kong ama. Pangalawa, kumpanya ito ng aking ina at ako lamang ang nag-iisa niyang anak. Pangatlo, tulad ng iyong ina, ay wala kang alam tungkol sa ganitong bagay. Dahil pareho lamang kayo na ang tanging alam ay sumira ng pamilya at mangagaw ng hindi sa inyo. Panghuli sa lahat, hindi ba't sa bibig mo na rin mismo nanggaling na hindi nyo kailangan ng kumpanya ng aking ina dahil ang kumpanya ng aking ama ay nasa top leading companies? Bakit tila ayaw niyong ibigay sa akin ang kumpanya na to ngayon? Takot ba kayo na malamangan ko ang kumpanya ng aking ama? Sa nakikita ko ay tila yun ang iyong dahilan ngayon. Kaya sa susunod na magsalita ka, siguraduhin mo na meron kang karapatan na bumoses at hindi yung pumapapel ka lang. Mataas ang boses ni Flora kaya natigilan ang mga tao sa loob ng conference room dahil hindi nila inaasahan ang pagtas niya ng boses. At iyon din ang unang beses na nakita nila na magalit ng ganito ang nag-iisang anak ni Jenna Guzman. Tumigil ka na, Flora! Sigaw naman ni Densha sa anak. Bakit, Dad? Nagagalit ka ba nung nilalagay ko sa tama niyang lugar ang hilaw kong kapatid? Hindi ba tama naman ang sinabi ko na wala naman talaga siyang karapatan na sumausaw dito dahil anak lang naman siya sa labas? Anak siya ng isang ahas. Anak mo siya mula sa pagtataksil sa aking ina na siyang may-ari ng kumpanyang to. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako at ang kapatid mo ng ganyan, Flora. Anak lang ki... Ako ang tunay mong anak, Densho. Sa mata ng batas, ako ang may mas karapatan. Anak mo ako sa babaeng pinakasalan mo at hindi ako bastarda. Galit na pinutol ni Flora ang kung ano man ang sasabihin ng kanyang ama. At baka nakakalimutan mo. Nasa pag-aari ko kayo. Kayong walang karapatan na pagsilitaan ako ng ganyan at umakto na akala niyo kung sino kayo. Pahiyang-pahiya ang itsura ng dalawa dahil sa sinabi niya. Halos hindi nila magawa na tumingin sa mata ng mga tao na nasa labas ng conference room at maging si Georgia ay tila nalaman na kung saan nga ba ito dapat na lumugar. Buo nang pa siya ko. Patalsikin ko sila sa kumpanya na to. I'll begin cleaning the Guzman Group starting today. Those who were loyal to my mom, hanggang sa pamumuno ko will stay. Pero ang mga nagtaksil ay aalis. Just to make it clear to you na hindi ko palalampasin ang kung ano man ang mga ginawa ninyo. Wala nang kahit na sino ang nakapigil sa pasya ni Flora at kahit anong galit pa ng kanyang ama ay wala na rin itong nagawa dahil buo na ang pasya ni Flora. Inalis niya ang dapat na alisin at hinayaan na manatili ang nais na manatili sa pamumuno niya. Congratulations, Mrs. Mancini! Pagbati sa kanya ng abogado ng kanyang ama. I'm sure masaya ngayon ang iyong ina at nakuha mo na kung ano ang dapat na sa'yo. Masaya rin ako, attorney. Sad naman ni Flora. Matapos noon ay dumalaw siya sa libingan ng kanyang ina kasama ang kanyang asawa. Doon niya formal na ipinakilala si Midnight sa kanyang ina bilang kanyang asawa. Masaya niya rin niekwento sa ina niya na sa wakas ay nabawi niya ng kumpanya na para sa kanya. At habang nagsasalita si Flora sa tabi niya lang, ang kanyang asawa naman na tahimik na nakikinig at pinaparamdam sa kanya na nasa tabi niya lang ito palagi. Nang halos hindi na napigilan ni Flora ang pagbuhos ng kanyang mga luha, ay niyakap siya ni Midnight. Hinagod ang kanyang likod at hinayaan siya na umiyak sa bisig nito. It's okay.
You'll be okay. I'm here. Iyon ang paulit-ulit na sinabi sa kanya ni Midnight hanggang sa tuluyan na siyang kumalma. Masaya si Flora sa ganitong pagkakataon na hindi siya mag-isa at may kasama siyang tadamay sa kanya. Batid ni Flora na hindi pa natatapos ang mga problema at nagsisimula pala ang lahat. Ngayon na nakuha niya na ang Guzman Group mula sa kanyang ama, ay nakakasiguro si Flora na hindi titigil ang kanyang ama hanggang hindi siya napapabagsak. Batid niya natotohanin ito ang lahat ng pagbabanta sa kanya, ngunit hindi siya nagkamali. Kumikilos na nga ito. Ma'am, marami pa po sa mga executives at magaling na empleyado ng kumpanyang lumipat sa kumpanya ng iyong ama. Imporma sa kanya ng sekretary niya. Let them. Ngayon ay alam na natin kung sino nga bang tunay sa aking ina. Nagpatuloy ang pag-alis ng ilan sa mga magagaling nilang empleyado na ang akala ni Flora ay loyal sa kanyang ina. Nalaman niya na lahat ng mga umalis ay lumipat sa kumpanya ng kanyang ama na para bang inahas ang mga ito ng kanyang ama. Inis at galit naman ang naramdaman ni Flora. Pero ganun pa man kahit papaano ay alam niya na kung sino ang mga dapat niyang pagkatiwalaan ng tunay. Dahil hindi lahat ng mga inakala niya ay loyal sa kanya. Ma'am, masamang balita po. Ang ilan po sa mga top leading companies ay nag-withdraw na po ng investment sa ating kumpanya. Nagkaroon ng malalang crisis sa Guzman Group. Marami ng mga investors na lang nag-withdraw at sigurado si Flora na may kasalanan ng kanyang ama sa nangyari na ito. Talagang gagawin ng kanyang amang lahat para lang mapabagsak siya nito. Siya na sarili nitong anak. What? Paano nangyari yun? Hindi ba't ginawa naman natin ang lahat para mapanatili ang loyalty nila sa atin? Ang tingin ko po ay ginagamit ng iyong amang award na nakamit daw po ng iyong kapatid para manginganyo ng mga investors. Maging ang mga investors natin ay lumipat na sa kanila dahil wala na raw po silang tiwala sa Guzman Group dahil babae raw pong namumuno. Napasabunot si Flora sa sarili niyang buhok dahil sa sobrang frustration. Ang walang iyang bastada niyang kapatid na yon. Ginamit na naman pala nito laban sa kanya ang mga awards na ninakaw nito sa kanya at maging ang piece of furniture na siya naman ang gumawa at ninakaw lang nito sa kanya, ginamit din ito. Kung kaya ginagamit na rin ni Flora ang isa pa niyang alas. Nagpakilala na siya sa publiko. Alright, here's the plan. If they want a game like this, we should definitely play along. Lida, make sure to announce to everyone that I, as the CEO of Guzman Group, am the winner of the Russo Award. Also, Sudley raised doubts about whether Georgia actually made the furniture that got her the second spot. Hindi alam ng kanyang ama ang tungkol sa pagkapanalo niya ngayon dahil hindi siya nagpakita para tanggapin ang award at wala ring mukha niya na siya nga gumawa ng furniture, ngunit matapos nang ilabas sa article at mga proofs na magpapatunay na siya nga nanalo ay inaasahan na ni Flora na magagalit sa kanya ang kanyang ama at hindi nga siya nagkamali. Galit na galit ang kanyang ama na sumugod sa bahay niya. Mabuti na lang at naroon si Midnight para protektahan siya. Umalis ka ritong bastado ka! Wala ka namang alam dito kaya huwag kang makialam! Sigaw ni Dencho kay Midnight na siyang nakahawak sa pulso ng kanyang ama na balak sanang saktan si Flora. Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko, bitawan mo ako at huwag kang makialam dito. Baka hindi mo alam kung anong pinasok mo at pagsisisihan mo na pumasok ka sa buhay ni Flora. Alam ko kung anong pinasok ko, sir. Kalmado ngunit nakakatakot na sabi ni Midnight. Hindi ako tanga para hindi malaman ang lahat ng to. But I'm telling you, sir, you can't hurt my wife. Dadaan muna kayo sa akin bago niya siya masaktan. As her husband, it's my responsibility to protect my wife from anyone who tries to hurt her. Kahit pa ikaw ang kanyang ama, ay wala akong pakialam. Hindi naman maipagkakaila na nakaramdam si Flora ng takot sa ginawang yon ng kanyang ama at masaya siya na nasa tabi niya si Midnight para protektahan siya kahit palaban sa sarili niyang ama. Nang dahil sa pag-announce si Flora na siyang anonymous champion ng Russo Award, kahit papaano ay may mga nakipag-partnership ulit sa kanila, ngunit hindi sapat yon para makabawi sa mga nawala. Samantalang ang CEO naman ng Esquivel Group na siyang nasa panig ng ama ni Flora
ay nagwawala matapos mag-pull out ng lahat ng investment at partnership sa kanila ng Mancini Group na siyang primary partner ng Esquivel Group. Isang napakalaking problema at kawalanon para sa Esquivel Group dahil maaaring mauwi sa pagkalugi ng kanilang kumpanya ang naging pasya ng Mancini Group. XYZ Corporation secures 7th spot among Asia's top leading companies. Napahinga si Flora ng malalim habang binabasa ang headline ng article ngayon. Kahit anong pagsisikap niya, ay ang ama niya pa rin ang nag-succeed. Mas lalo lang na naging successful ang kumpanya ng kanyang ama habang ang kanila naman ay papabagsak na kahit anong pilit ni Flora na mapanatili ang success. Company Guzman Group ranking plummets, lands 9th place in Asia's leading companies. Kung ganun, ang tanging pag-asa na lang natin ngayon na makasecure ng partnership sa mga nasa top 5 rankings? Tanong ni Flora sa sekretarya niya. Yes, ma'am. Sila na lamang po ang tanging nating pag-asa. Kung magpapatuloy po tayong mawala sa rankings at baka mauwi rin po sa tuluyan na pagkalugyang kumpanya dahil marami na po sa mga magagaling na empleyadong umalis at may mga paninira na rin po sila na binabata sa atin. Lahat po ng mga magagaling na empleyado ng kumpanya ay lumilipat na po sa kumpanya ng iyong ama. We can only ensure success if the international and largest leading company Mancini Group cooperates with us. Mas lalong pinahinaan ang loob si Flora dahil sa narinig. Batid niya kung gaano kahirap na makipag-partnership sa mga leading companies, lalong-lalo na sa Mancini Group. Kung ang Esquivel Group nga ay hirap na makipag-partnership sa Mancini Group at umabot ng ilang taon bago nila nakamit yon, paano na lang kaya sila? Sobrang imposible na mangyari ata nun. Matapos ang lahat ng nangyari, nakaguluhan na ito. Are you okay? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Midnight nang makita siya nitong umiiyak. Nag-angat naman ang mukha si Flora sa asawa. Tumayo at saka mahigit niya itong niyakap. Agad naman siyang inalo ni Midnight at niyakap din siya pabalik. Why are you crying? What's wrong? Tanong nito sa malalim at nag-aalala na boses. I think I'm failing. I failed my mom. Ang lahat ng pinaghirapan ng aking inay maaaring mauwi lamang sa wala dahil sa kagagawin ko. Pakatuloyin kaming malugi kung patuloy na magda-drop ang mga investment sa kumpanya. Palakas ang pagikbi niya at patuloy naman siya na pinapakaman ni Midnight. Kailangan ko makasecure ng partnership with Mancini Group. But they are very unresponsive. It seems like it was very impossible for them to cooperate with us. Lumayo siya sa dibdib ng asawa at saka tumingin ng diretso sa mga mata nito. Kung magpapatuloy to, baka hindi na kita mabigyan ng maayos na buhay. I'm sorry. Inabot ni Midnight ang mukha niya at saka tinuyo ang luha sa kanyang pisngi. It's okay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na mauwi sa wala ang lahat ng mga pinaghirapan mo. I'll help you. Muling niyakap ni Flora ang kanyang asawa and she found comfort in his arms. It was something she never had felt before. He's giving him a comfort that she never found in anyone else before. Sa piling ni Midnight ay para bang napapawi ang lahat ng pag-aalala niya, ang lahat ng mga problema at iniisip niya. She felt so safe in his arms. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niyang yun. It's confusing but she loves it. International's leading company, Mancini Group of Companies, announces strategic partnership with Guzman Group. Halos malaglag ang panga ni Flora matapos ang nabasa niya. Tama ba itong nakikita ko? Hindi makapaniwala na tanong niya kay Lyda na sobrang ngiting-ngiti naman. Yes, ma'am. Na-secure po natin ang partnership sa pinakamalaking kumpanya. Sobrang nagulat nga din po kami dahil basta na lamang pinirmahan ng Mancini Group ang contract nang wala malang mahabang discussion o kahit anong paligoy-ligoy. Para bang wala silang pakialam kung ano man ang plano nito at gusto lang talaga nila na maging partner sa atin. Oh my God! This is good news! Sa labis na saya ay napahiyaw si Flora at saka hinalikan niya pa ang contract na may perma. Oo nga po, ma'am! Masayang niyakap ni Flora ang sekretarya niya at paulit-ulit niya rin itong pinasalamatan sa kasipagan nito. Sa labis na saya niya ay naiiyak na siya.
Kay tagal din niyang pinagdasal na mangyari to. Congratulations, everyone! Binati rin ni Flora ang lahat ng mga empleyado na naganda puyat matapos ang lahat ng mga nangyari. Ngayon na nakapag-secure na sila ng partnership with Mancini Group and Rossi Real Estate, napakalaki na ng babawas sa problema niya. Animo ay lahat ng mga iniisip nilang problema ay nabigyan agad ng solusyon. Midnight? Midnight, nasan ka? I'm home! Masayang tinatawag ni Flora ang pangalan ng asawa habang tumatakbo siya sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung nasaan ito ngayon pero sigurado siya na nakauwi na ito. Sobrang excited siya na ibinalita dito ang masayang balita na yon dahil alam niya na magiging masaya para sa kanya si Midnight. Midnight? Night! Na makita ni Flora ang asawa na lumabas mula sa kusina at may hawak pang sandok ay lumaki ulit ang ngiti niya. May maganda akong balita! Habang tumakbo siya palapit. Really? What is it? Sa labis na tuwa, she threw herself to her husband. Mabuti na lang at sinalo siya nito at hindi hinayaan na masaktan. Mancini Group announced a partnership with us! Masayang sabi niya. Wow! Congratulations! Thank you! I'm so happy! Ang tagal ko rin hiniling na mangyari to. Sobrang saya ko! Niyakap pa ni Flora ang kanyang asawa at halos umiyak na siya sa bisig nito. Sobrang masaya naman para sa kanya si Midnight at paulit-ulit na sinasabi na deserve niya yon. Alam mo, pag nakita kami ng mga Mancini o kaya naman ng anak nila, ay yayakapin ko talaga sila na sobrang higpit at patuloy ako magpapasalamat sa kabutihan nila sa akin. Napangiti na lamang si Midnight habang pinapakinggan ang masayang boses ni Flora. Sa isip ni Midnight, ano kaya mararamdaman at magiging reaksyon nito sa oras na malaman nito ang taong na hinihiling nito na makita ay kaharap na nito ngayon at siya pang contract husband nito. Thank you so much for staying by my side, Midnight. Malambing na sabi ni Flora sa kanyang asawa habang nakapulupot ang kamay niya sa leeg nito at ang braso naman nito ay nasa kanyang bewang. Matamis na ngumiti sa kanya si Midnight. I'll stay with you forever. Lagi lang ako dito to support, help, and congratulate you, my wife. Nag-init naman ang puso ni Flora dahil sa sinabi nito. Iyon ang pinakamagandang salitang narinig niya. She's glad he's willing to stay with her forever. Masaya siya na kasama niya ito. Masaya si Flora na itong napili niya na kanyang maging asawa. Masaya siya sa naging pasya niya dahil pinaparamdam sa kanya ni Midnight ang bagay na hindi niya nararamdaman noon. She enjoys the way he makes her feel. She adores how he's gradually capturing her heart. Thank you. Madamdamin niyang sabi bago siya tumingkayad at pinagdikit ang kanilang mga labi na agad namang tinugon ni Midnight. Sa halik na yon, binuhos ni Flora ang lahat ng nararamdaman niya. Doon niya pinaparamdam kay Midnight na masaya siya na dumating ito sa buhay niya. Nang gabing yon, ay walang kahit anong pagdalawang isip na ibinigay ni Flora ang sarili niya sa kanyang asawa. And that night, she knew he had taken something more than she had expected. Something deep inside her. It was her heart. How did you manage to secure a partnership with Mancini Groups or your company, huh? Galit na tanong sa kanya ni Georgia na sumugod sa kumpanya niya kasamang ina nito. Gumisi naman si Flora. Ang ngiti niya ay punong-puno pa ng pang-aasar. Maybe I'm just that good? Hindi ba nakakatawa? Ginamit niyo pa lahat ng mga achievements na ninakaw niya sa akin para lang maka-earn ng mas malaking investments. Pero hindi niyo pa rin nagawa na pabaksakin ako. Isn't that very humiliating and painful? Kitang-kita ni Flora kung paano nagtagis ang bagang nito dahil sa kanyang sinabi. Sa oras na malaman ko kung anong dahilan at napapayag mong Mancini na makipag-partnership sa inyo, I will make sure na babagsak at pupulutin ka lang sa kangkungan. Gumisi si Flora. Iyong ngisi na nanunuya sa kapatid. Go on. Try your best para mapabagsak ako. But be careful, because once you fail, ako ang magpapabagsak sa inyo. I can easily turn the tables in our favor with all the connections I have right now.
Huwag kang masyadong mayabang, Flora. Dahil sisiguraduhin ko na babagsak ka rin. Hindi ako nagyayabang, mahal kong kapatid. Nagsasabi lamang ako ng totoo dahil baka pagdating ng panahon ay pagsisihan mo ang lahat ng to. Iyon ang mga pagbabanta ni Flora sa kapatid at stepmother niya. Sa puntong to, ngayon na nasa side niya na ang mga mansini ang kailangan niya nalang gawin ay makuha ang tiwala nito at manatili sa kanila. Sa ganoong paraan ay higit na mabilis niyang mapapabagsak ang kanyang ama. Midnight Mancini ang pangalan ng asawa ni Flora. Did you do a background research about that man? Tanong ni Densha sa secretary nito na inatasan itong mag-imbestiga tungkol sa asawa ng anak niya na isang kargador ngunit tila may tinatagong sekreto. Yes, sir. Pero wala po kami nakalap na kahit anong information tungkol sa asawa ng iyong anak. Maliban na lang sa kapangalan niyang anak ng mga Mancini na siyang ka-business partner ngayon ng iyong anak. Paliwanag nito. Kaya mas lalo pang napaisip si Densha. Higit pa ron, ay ka-business partner na rin ni Flora ang Rossi Real Estate. Itong pumapangalawa sa Mancini Group. Ang may-ari ng Rossi Real Estate ay walang iba kundi si Mrs. Mancini, na siyang ina naman ni Midnight Storm Mancini. Unti-unti nang nagkakaroon ng ideya si Densha sa tunay na pagkatao ng asawa ng kanyang anak. Ngunit ayaw niya na paniwalaan ang isip niya dahil alam niya na napaka-imposible naman nun. Ang asawa ng anak niya ay isa lamang kargador at wala nang iba. Iyon ang pilit na tinatak ni Densha sa utak niya. Do you have a photo of your heir of the top leading company? Ang Midnight Storm Mancini na yan. Gusto kong makita ang itsura niya para makumpirma ko na maling iniisip ko ngayon. Wala po, sir eh. Sa pagkakaalam ko hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakilala sa publiko ang anak ng mga Mancini. Sa susunod na buwan ay anniversary ng Mancini Group. At doon ay yata nila ipapakilala ang anak ng mga Mancini dahil tuluyan na itong hahalili sa posesyon ng ama. Dad, ang ibig po ba sabihin ay asawa ni Flora ay walang iba kundi ang tagapagmana ng Mancini Group? Kaya po ba ganun na lang siya kayaman ngayon dahil kahit wala siyang gawin ay secure na at ang kumpanya ng kanyang ina dahil sa kanyang asawa? Tanong ni Georgia sa ama. Hindi ko alam, sagot ni Densha. Isang paraan lang ang tanging magagawa natin para masagot ang mga katanungan natin to. Kailangan natin makilala kung sino nga ba talaga ang Midnight Storm Mancini na yon. Kailangan natin na makita ang itsura niya para makumpirma natin ang ating mga agam-agam. Mabilis na lumipas ang mga araw, 2 buwan na mula ng kasal sila, Midnight, at mula na mabawi niya ang kumpanya ng kanyang ina mula sa ama at sa pamilya nito. Nanggugulo pa rin ang kanyang ama, ngunit kahit anong gawin nila ay malabo na muli siyang mapabagsak ng mga ito dahil higit na mas makapangyarihan na si Flora sa kanila. Sa ngayon ay naghahanda na si Flora para sa anniversary party ng Mancini Group kung saan kailangan niyang umattend at isa rin siya sa mga VIP guests. Imbes na maging masaya ay nalulungkot pa si Flora dahil hindi niya makakasama ang kanyang asawa. May mahalaga daw kasing kailangan gawin si Midnight kaya hindi siya masasamahan. Ang ending, ang secretary niya na lang makakasama niya. Suot niya ang isang body fitting gown na hindi naman sobrang revealing at sapat lang para mas lalong mapatingkad ang kagandahan niya. Wala na sa bahay nila si Midnight nung umalis siya. Kanina pa kasi ito nagpaalam sa kanya kaya naman hindi nito nakita ang suot at ayos niya. Ewan niya ba? Pero para bang mas lalo siyang nalungkot dahil ang dahilan kung bakit siya nag-ayos at nagpaganda ay hindi man lang nakita ang ayos niya. Nitong nagdaang araw kasi pakiramdam ni Flora ay gusto niya na lang laging mag-ayos para sa asawa niya. Gusto niya na makita nito kung gaano siya kaganda. What happened, Flora? Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi mo siya kasama? Naghiwalay na ba kayo o baka naman nahiya na siya dahil alam niya na ang isang patapon na tulad niya ay hindi bagay sa ganitong lugar? Iyon ang nanunuya na tanong sa kanya ni Georgia. Nandito pa rin pala ito ngayon. Kasama ang ama at ina nito. Para silang isang masayang pamilya. Gumanti siya ng ngiti sa mga ito. My husband is busy. Busy? Oh, that's not the reason, my dear sister. Ano naman ang pagkakaabalahan ng isang katulad niya na useless? Wala naman siyang trabaho dahil
ikaw lang ang tanging bumubuhay sa inyong dalawa. Maybe you should accept the fact that he's embarrassed or you're embarrassed of him. I'll never be embarrassed of my husband, Georgia. Hindi naman ako mga kagaya ninyo. And perhaps you should refrain from inquiring about or concerning yourself with my life and that of my husband. Napaghahalataan ka talaga na masyadong obsessed sa buhay ko. Tiningnan ni Flora ang hilaw na kapatid mula ulo hanggang paa tsaka napangisin na parang nanunuya. You're aware that obsession isn't healthy, aren't you? Nabalot ng ines ang mukha ni Georgia at maging ang magulang nito dahil sa pangiinsulto niya na parang katotohanan naman. Sasagot na sana ito ngunit hindi natuloy dahil may lumapit sa kanila na isang babae at magalang na nagsalita. Good evening, Mrs. Flora Mancini. Dito po ang daan para sa mga VIP guests. Thank you. Mabait naman na saad ni Flora sa babae bago bumaling sa kapatid at naaasar na ngumiti. Paano ba yan? VIP guests should leave you now. Paalam. Maging ang tono ng boses niya ay nangaasar din. Maraming mga nakipagkilala kay Flora pagdating niya. Walang tigil naman sa pakikipagkamay at ang iba pa ay gulat na gulat na makilala siya sa personal dahil masyado pa raw pala siyang bata ngunit isa na sa kumpanya niya ang mga business partners ang dalawang businesses na nasa ilalim ng pangalan ng mga Mancini. Mabait naman na nakipagkilala at kamay sa kanila si Flora. Mula kung saan ay ramdam ni Flora na nasa kanyang masamang tingin ng ama at pamilya nito. Mas lalo namang natuwa si Flora dahil naiinis sila. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ng MC sa entablado at pinakilala na ang kasalukuyang president ng Mancini Group at asawa nito na si President din ng Rossi Real Estate at nagpakilala ang dalawa sa harapan. Napuno ng palakpakan ng silid habang napatitig at tulala naman si Flora sa mga ito. Lalo na sa may edad na lalaki dahil may kamukha ito. Bakit kamukhang kamukha niyang asawa niya? Kahit sa ang anggulo tingnan ay makikita ang pagkakahawig nito sa kanyang asawa. Bagay na siyang kinabigla rin ni Lyda nang mapuna niya iyon. At mas lalo pang napuno ng katanungan ang utak niya nang tawagin na mag-asawa ang kanilang nag-iisang anak at umakyat sa entablado isang lalaki na sobrang hindi inaasahang makita ni Flora. Isang lalaki na nakasuot ng itim na suit at sobrang lakas ng dating. Good evening, ladies and gentlemen. I am Midnight Storm Mancini. Nakangiti na pagbati at pakilala ni Midnight. Halos malaglag ang mga mata ni Flora sa sahig habang nakatingin sa lalaki. Sa kanyang asawa. Halos hindi niya magawa na makagalaw sa kanyang kinauupuan at nakatitig lang siya dito. Hindi na rin halos marinig ni Flora kung anong sinasabi nito. Gulong-gulo siya. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang asawa ay walang iba kundi ang susunod na presidente ng Mancini Group. I'd like to take this opportunity to inform everyone that I am already happily married and my wife is here with me. Wika ni Midnight habang ang mga mata ay diretso na nakatingin kay Flora na mas lalo naman ay hindi nakagalaw. Everyone, I'd like you to meet my talented and lovely wife, the CEO of Guzman Group. May lumapit kay Flora na babae at giniyas siya patungo sa stage. Sinalumbong naman siya ng kanyang asawa ng masuyo pang humalik sa kanyang labi. Habang nasa stage naman na hindi alam ni Flora kung anong gagawin at ang mga mata niya ay nagtatanong lamang na nakatingin kay Midnight. Napuna naman yun ni Midnight kaya bumulong ito sa kanya ng I'll explain everything later. Napakadaming bagay ang nais na itanong ni Flora sa kanyang asawa ngunit hindi siya makakuha ng tiyempo dahil maraming mga lumalapit at nakikipag-usap sa kanilang dalawa. Ni halos hindi sila makapag-usap na dalawa. At saka lamang nila na solo ang isa't isa na makauwi na sila sa kanilang bahay. Doon ay sinabihan siya ni Midnight na tanong kung anong gusto niya mabigyan ng kasagutan at tapat na ito na sasagutin ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ikaw palang anak ng mga Mancini? Bakit nagawa mo na ilihim sa akin ang tungkol doon? I was asked to keep my identity concealed. Bata pa lang ako ayon ang nais ng aking magulang na gawin ko. Kailangan kong ilihim ang aking pagkatao. Maraming mga taong gustong magpabagsak sa mga magulang ko. They all want to see them dead.
Lalo na't nag-iisang anak lang ako kaya higit na mas kailangan kong mag-ingat dahil alam nila na ako lamang ang tanging tagapagmana ng magulang ko. Abang wala pa akong kalaban-laban sa mga nagnanais na gumawa ng masama, ay mas pinili nila na itago ako sa publiko. Now that I've reached this age, my parents believe that it's time for the world to know who I am. Hindi naman alam ni Flora kung paano iisipin na ang asawa niya ay ang pinakamayaman na tao sa mundo. The heir of Mancini Group at ang higit pang mas nakakagulat dahil ang mga sumunod na kumpanya dito ay pag-aari rin pala ng pamilya at relatives nito. Inabot ng midnight ang kamay niya. I'm sorry for hiding everything from you. Pasensya na kung hindi ko agad pinalam sa'yo kung sino ako. Gusto ko naman talaga na ipagtapat sa'yo ang totoo pero naghahanap lang ako ng magandang pagkakataon. Bagaman gulantang ay umiti si Flora sa asawa. It's okay. Nagulat lang ako at hindi ko lubos akalain na lahat ng to ay nangyayari sa ngayon. Dahil hindi niya naman ito masisi kung hindi pa siya nito mapagkakatiwalaan. Hindi siya nagagalit na naglihim ito sa kanya. Ilang araw ang lumipas mula nang malaman niya ang totoo tungkol sa tunay na pagkataon ni Midnight, ay saka pa lamang napuna ni Flora na kilos mayaman nga talaga ito. Marahil noon ay wala siyang pakialam doon dahil wala naman siyang pakialam kung mahirap pa ito. Pero aaminin ni Flora, she felt bad dahil hindi niya malang napansin ang lahat ng yun noon. She became so comfortable with him that she stopped caring about his true identity. Kung ganun, ay ang anak pala ng mga Mancini ang asawa mo? Kaya ba sobrang lakas ng loob mo na kalabanin at pabagsakin kami dahil sa malakas ang kapit mo? Ako na sarili mong amay na gawa mong kalabanin dahil lamang sa malakas na koneksyon mo? Pagalit na tanong kay Flora ng kanyang ama na narito ngayon sa opisina niya. Hindi niya naman alam kung ano na naman ang nasa isip nito at bigla-bigla na lamang itong sumugod sa kanya. Dad, alam natin pareho na kayang-kaya ko kayong papagsakin. Nagkataon lang talaga na nasa sa akin ang kampi ng swerte. Wika ni Flora sa mababa at naiinip na tono. You were so naive. Iyon ang dahilan kung bakit ko kayo natalo. Na hindi mo nga alam na nag-aalaga ka pala ng bis na siyang tatraidor sa inyo. Walang kinalaman ng pagiging mag-asawa namin ng tagapagmana ng Mancini. Kung sana'y naging isang mabuting ama lang kayo sa akin. Kung sana'y naging mabuting asawa lang kayo sa aking ina, ay hindi mangyayari lahat ng to. At hindi mauuwi sa walaan lahat ng mga pinaghirapan mo. But you chose them over me. Your own daughter. Now, you can experience the consequences of your actions. Inihilig ni Flora ang likod sa upuan niya. Ngayon, alam mo na kung anong pakiramdam ng traitorin at lokohin. Hindi lang ganyan ang nararamdaman ni Mommy nang niloko at sinaktan niyo siya. Galit na galit ang kanyang ama sa kanya, ngunit wala nang pakialam si Flora sa galit nito. Ang mahalaga lang para kay Flora ay naiparamdam niya sa ama na sila ngayon at ang kanilang mga pinaghirapan ay unti-unti nang nauuwi sa wala. Iyon ang mahalaga para kay Flora. Labis ang kaba na nararamdaman ni Flora nang ipinatawag sila ni Midnight ng magulang nito para raw formal siyang makilala. Kahit pa nakapag-usap na sila noong anniversary party at ibang iba pa rin ang kaba na nararamdaman niya. Paulit-ulit naman na sinasabi kay Flora ng kanyang asawa na magiging maayos lang ang lahat. Eh, hindi namin lubos akalain na totoo pa lang sinabi nitong anak namin na nag-asawa na siya. Ang akala namin na nagbibiru lang siya. Our son likes to joke around. Pero masaya kami at totoo pala yun. Sabi sa kanya ng ina ni Midnight na si Crystal Gray Mancini. Kasalukuyang nagla-lunch sila kasama ang parents ni Midnight at hindi tulad ng ibang mga mayayaman na masama mga ugali ay sobrang babait ng magulang ni Midnight. Katulad ni Midnight ay cold lang din ang ama nito na si Richard Mancini, ngunit ang ina nito ay sobrang sweet at kwela. Sobrang fluent din sila sa wikang Tagalog, kahit na Italian-French ang ama ni Midnight habang ang ina naman ay Russian-Chinese and Italian. Ang akala pa nga ni Flora ay magagalit ito sa kanila dahil nagpakasalagad sila na hindi man lang nila alam at hindi rin sila impetado ngunit hindi sila nagalit. Sa halip ay masaya pa silang lahat para sa kanya.
Sa tingin niyo po ba masyadong naging mabilis ang pasya namin na magpakasal? Nag-aalangan na tanong ni Flora sa mga ito. No, iha. Noon pa namin hinihiling sa anak namin na mag-asawa na nang sa ganun ay mabigyan niya kami ng apo. Sagot naman ni Mrs. Mancini. Oo, walang problema sa amin ang biglaan yung magpapakasal dahil alam naman namin ang ugali nitong si Midnight. Bilisan niyo na at gumawa na kayo ng maraming apo namin dahil ngayon na malapit nang mag-retire tong asawa ko at si Midnight nang mapapagod at mamamahala sa kumpanya, ang atensyon namin ay nasa inyo na lang ng mga magiging apo namin. I know how hard it is to raise a child, kaya tutulungan kita na alagaan sila. Hindi mo kailangan na mag-alala. Nag-init lalo ang pisngi ni Flora dahil sa labis na pangungumbinsi ng magulang ni Midnight na bigyan na nila ito ng maraming apo para raw may makulit na nabata sa tahanan nila. Ang sabi pa nga nila ay damihan na raw nila ang apo na ibibigay nito sa kanila para raw maingay dahil noong bata pa raw si Midnight ay hindi ito singkulit ng ibang mga bata. Inabot pa ni Midnight ang kamay niya na nasa lap niya. Don't worry, Mom and Dad. Sinusubukan na po namin na gumawa ng apo ninyo. Mabuti naman kung ganon. We can't wait for that. Sobrang excited na akong magka-apo at natatawag na Lola or whatever my grandchildren wanna call me. We're going to spoil them and give them everything that they want. Sobrang dami ng mga nais gawin ng ina ni Midnight sa oras na magkaroon na raw ito ng apo. At masaya naman si Flora na marinig yon dahil alam niyang magiging sobrang swerte ng mga magiging anak nila kung sakali man. Anyway, wala na ba kayong balak na magpakasal ulit? You know, sa mas malaking simbahan at magarbong kasal, kahit saan, be it beach, garden, wala na ba kayong balak? Gusto sana naming maging saksi rin kami sa pag-iisang dibdib ninyong dalawa dahil hindi na kami present noong una. Si Midnight na ang sumagot. Tungkol po riyan, ang asawa ko na lang po ang hahayaan ko na mag-decide kung gusto niyo pa po ulit na magpakasal kami. Sa totoo lang ay hindi naman alam ni Flora kung anong sasabihin niya sa tanong niyang yon. Hindi niya alam kung dapat niya bang sabihin na oo, gusto niya na magpakasal ulit silang dalawa ni Midnight dahil nakuha na nito ang puso niya kahit pa hindi niya pa alam ang tunay nitong pagkatao. O kung sasabihin niya ba na baka hindi na dahil alam niya naman na hindi naman na siya mahal ni Midnight at tandaan niya pa kung anong pinag-usapan nila noon. Ayaw niyang umasa. You have grown up into a very good man. Saan ni Richard sa anak na si Midnight? Hindi talaga kami nagkamali sa pagpapalaki sa'yo. Always take care of your wife, anak. Alam namin na sobrang mahalaga siya para sa'yo. Kaya huwag ka na maghintay na matagal. Sabihin mo na sa kanya kung anong totoo mong nararamdaman para sa kanya. Nalungkot ang noon ni Midnight dahil sa sinabi ng kanyang ama. What do you mean, Dad? Huminga ng malalim ang kanyang ama. Alam namin kung anong dahilan bakit bigla kayong kinasal ni Flora. Nag-background check kami tungkol sa kanya at doon kami nagkaroon ng ideya sa biglaan yung kasal. You married her to help her na makuha ang Guzman Group mula sa ama ni Flora. You wanted to help and protect her because that's what you promised to her mom. Alam namin ng mommy mo kung anong pinangako mo noong kay Jenna. Ganun pa man, kahit ganun ang dahilan mo ay batid namin kung anong tunay mong nararamdaman para sa kanya. We saw it in your eyes. Ang kisap ng mga mata mo sa tuwing nakatitig ka sa kanya ay ibang iba. I know you're in love with her, anak. At gusto rin namin si Flora para sa'yo. She's sweet and strong. Matalino at tunay na mapagkakatiwalaan. Magiging masaya kami ng mommy mo. Kung siya na nga talagang makakasama mo habang buhay. Ngumiti si Midnight sa ama. I'll tell her soon, Dad. Naghahanap lang ako ng magandang pagkakataon dahil batid ko na marami pa siyang iniisip sa ngayon. Sa oras na masolusyonan ko na ang lahat ng problema niya, ay magtatapat ako sa kanya. Nais ko na muli kaming ikasal. Narito lang kami ng mommy mo para suportahan kayong dalawa ni Flora. Wala siyang kahit na anong kailangang isipin dahil habang nandito kami, walang kahit na sino makakapanakit sa kanya at ang Guzman Group ay mananatili sa kanya. Hindi naman lubos akalain ni Midnight na sobrang halata na pala ng nararamdaman niya para kay Flora at masaya siya na walang kahit anong problema ang magulang niya roon
kahit pa alam nila ang tunay na dahilan kung bakit sila ikinasal ni Flora. Tinulungan nga ng mga Mancini si Flora. Ginawa nilang lahat para maprotektahan siya sa lahat ng mga nananais na saktan siya. Ni hindi niya na nga alam na may plano pa pala ang kanyang ama na masama sa kanya dahil bago pa man siya malapitan ng mga ito at bago pa man niya malaman ang tungkol sa problema, ay nabigyan na nila ng solusyon dahil ang nais lang nila ay mag-focus sila sa buhay nilang mag-asawa at hindi na mag-alala sa anumang problema. I want to tell you something, Flora. Seryoso na sabi ni Midnight habang hawak-hawak ang isa niyang kamay. Sa hindi malamang dahilan, ay nagwawala ang tibok ng puso niya. Para bang anumang oras ay mahuhulog na yon. Puno ng emosyon ang mga mata ni Midnight habang nakatingin sa kanya. Ano yun? Your mom. I know her. Huh? We've met before. Bago nangyaring masamang trahedya sa kanya ay nagkita kami. I was only 19 back then. She mentioned you were 15 at that time. She confided in me about you and asked for a favor. She made me promise that once she's gone, that I will protect you. She even gave me her picture. Sobrang proud na proud siya sa'yo nun dahil sobrang matataas daw ang grades mo. She was very happy while talking about you. She told me that once you're at the right age, she will introduce me to you. I promised her that I would protect you. But I wasn't able to meet you until that day you asked me to marry you. But I know a great deal about you. I know so much. When you graduated from college, you were radiant like an angel. At siguro yun din ang unang beses na napabilis mo ang tibok ng puso ko. At nang sa wakas nagkita tayo, dun ko napagtanto kung ano nga ba ang nararamdaman ko para sa'yo. Inabot ni Midnight ang kanyang mukha at saka masuyo yun na hinaplos. Pinahid din ito ang mga luha na hindi niya namalaya na pumatak na. I loved you, even before I met you. Nagulat si Flora sa sinabi nito sa kanya tungkol sa kanyang ina dahil hindi niya lubos akalain na ibinilin pala siya nito sa lalaking siyang tutulong sa kanya at siyang mamahalin niya. Ngunit mas mahigit siyang nabigla sa nalaman na mahal din siya nito. Na mas nauna siya nitong minahal at kahit pa hindi pa sila nagkikita ay mahal na siya nito. Sobrang saya nang nadarama ni Flora ng mga sandaling yon at pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya ng dahil doon. Alam ko na wala ito sa usapan natin nun. Alam ko na wala ito sa plano mo pero gusto mo bang pakasalan ulit ako? I love you and I want to marry you again. But this time, I want to marry you because you know the depth of my love. Because you've seen it in every moment we've shared, in every word I've spoken, and in every action I've taken. I want to marry you, knowing that you felt the sincerity of my affection, and that there's no doubt in your heart about the love that binds us together. Hindi pa man natatapos ni Midnight ang sasabihin ay tumatangu-tangu na siya at ang luha niya ay umaagos na. Yes, gusto ko na pakasalan ka. Mahal din kita, Midnight. Mahal na mahal din kita. Matapos ang araw na naging opisyal sila, ay wala nang singsayang nararamdaman ni Flora. Mahal na mahal siya ng kanyang asawa at ganun din siya dito. Sobrang supportive din sa kanila ng kanilang mga magulang na noong sabihin niya sa mga ito na ikakasal ulit sila, ay masaya nilang ibinilita yon sa buong mundo. As for her father and his family, syempre sobrang bitter pa rin nila. Lalo na ang half-sister niya na panay pa rin ang subok na siraan siya. Ngunit hindi naman nag-succeed yon dahil hindi naman mananalo ang kasamaan nito. Hindi nila matanggap na masaya na si Flora ngayon at successful na rin ang Guzman Group. Hindi tulad ng company nila, napapalugi na. At sa totoo lang mula nang ikasal ulit silang dalawa ni Midnight, ay nawala na ng pakialam si Flora sa kanila. Wala na siyang pakialam sa kung ano man ang sinasabi nila sa kanya o kung may masama man sila na balakin dahil alam niya naman na hindi sila magtatagumpay.
Masaya na siya sa buhay niya ngayon at alam ni Flora na masaya rin ang kanyang ina para sa kanila. At higit pa silang sumaya nang malaman nila na magkakaroon na sila ng anak, isang taon lamang mula nung ikasal silang dalawa. Si Bitnate siguro ang pinakamasayang tao sa buong mundo nang malaman na hindi lamang isang kanilang magiging anak, ngunit kambal. Matapos ang mahabang panahon ay sa wakas nakaramdam din ng pagsisisi ang kanyang ama sa lahat ng kasalanan na nagawa nito sa kanya. Pinatawad ito ni Flora, ngunit sa pagpapatawad niya ay pinutol niya na rin ang kung anumang ugnayan nilang dalawa. Napatawad niya na ito. Wala na siyang galit o sama ng loob, ngunit hanggang doon na lang yon. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay mahal nila ni Midnight ang isa't isa at kanilang mga anak. Wala na siyang pakialam sa ibang bagay, kundi yan lang. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!